pinagtanggol po ni Senator JB Ejercito si Senator Robin Hood Padilla sa kanyang matatawag nating kapalpakan, no, sa mga rules ng pagmo-motion sa Senado. Pinakita po natin kaninang hapon, no, at sinabi po na wala naman daw pong perpekto. Tanggol niya po si Robin Hood Padilla. Ang sinasabi niya po, sabi niya pa, it is not I'm defending Senator Robin Padilla, but I can see that he is studying and attend in our hearings. He is joining discussions to learn and participate. He is using our own language in the deliberation. Wala pong problema sa pagtatagalog, eh. No? Ejercito treated the incident as a reminder to also practice along with my colleagues in using parliamentary terms. Pino, hindi po. Mas mahirap po yung mga terminology sa Pilipino. Wag na po natin, kasi hindi po matututo si Senator Robin Hood, eh. Unahin po natin pag meron pong pagkukulang para hindi po tayo nangangatwiran lang. My legislative staff in the Senate reminded me that it is the right motion. I overlook it because I am used to parliamentary term. Napakinggan po namin, eh. Wala naman pong motion, eh. Kayo naman, no. Nagtatakipan kayo, simple lang po. Hindi po matututo si Senator Robin Padilla. Robin Hood. Nobody is perfect. Oh. Ito po, dito ako na aalibatbaran sa sinabi ni JBR. Ito, nobody is perfect. Tama po yun. Pero hindi naman po namin hinihingi yung perfection kay Senator Robin Hood, eh. Hindi po perfection ang gusto namin. Basic. Basic lang po yung magmumotion, eh. Pagmumotion. Basic lang po yun sa trabaho ninyo. Parang attendance lang po yan, o kumbaga sa eskwelahan po, no? Panatang makabayan, bayang lupang hinirang lang po yan. Na dapat kabisado ng bawat estudyante. Ganun din po sa Senador, at hindi po kayo pangkaraniwan tao, eh. Senator, pasensya na Senator JB, ha. Ayokong idiin si Senator Robin Hood Padilla. Pero, hindi po malaking usapin yan, eh. Huwag niyo pong pagtakpan. Kung gusto niyo po siyang tulungan, tulungan niyo po. O kaya yung staff, magsabihan niyo staff. Through your staff, sabihan niyo staff ni Robin Padilla na i-practice yung mga, hindi po maganda sa ano. Sa tingin niyo ba, matitigil na yung paglalabas niya mga video. Lalo pong babantayan si Senator Robin Hood. Kung ano yung mga sasabihin niya. Parang yung kay LENI ROBREDO, di ba? Ang dami pong video na pipresent. Tandaan po natin, number one po siyang senador. Kaya po hindi po yan tatantanan ng kalaban natin. No? Hindi po dapat binabaliwala yun. Kasi simpleng procedure lang po yun, eh. Kumbaga, kinakantsawan natin yung mga pulis na hindi ma-recite yung Miranda rights. Yung you have the right to remain silent. Di ba? Ikaw ay may karapatang manahimik. Dapat kabisado ng pulis. Ganon din po kayo sa mga senador. Hindi po kayo exempted sa pag-motion ng... Lalo na kung yung kayo yung... Si Senator Robin Hood po yung... may panukalang batas, eh. Okay. O yan, tama yun. Kung si Miriam Papuanari, hindi. Huwag po natin para po... Mag-aral po si Senator Robin Hood. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Natauhan naman to mga senador, di ba? Napansin na po natin yan. Na parang dalawasing ko yung mga sinumpaan mula po kay Ragus. Dalawasing ko na yung pagbaliktad sa mga sinumpaan nilang asalaysay, no? Ang question natin dyan, eh. Pwede pala yung ganun. May sinumpaan sa laysay ka, tapos basta mo na lang babaguhin. Wala pong nangyari kay Ragus, oh. Meron siyang naunang tinumpaan sa laysay, tapos binago niya. Ano po nangyari kay Ragus? Wala. Walang penalty. Mantalang magkaiba yun. Sabi nga natin, magiging presidents to ng lahat ng mga
testigo, ang delikado po niyan, testigo ka. Nakapanumpa ka na. Tapos, babayaran ka, pwede mong baliktarin yung sinumpaan mo. Kasi pwede, eh, si Ragus, buhay na patotoo. Hindi ko sinabing binayaran siya. Yung sinabi ko lang, nanumpa siya dun sa una niyang testimonya, laban. Laban kaya Dilima. Tapos, yung pangalawa niyang testimonya, yun na po yung ginamit ng judge para mapawalan sa hala si Dilima. Hindi ba? Ikaw yung pangunahing testigo laban kay Dilima eh. Tapos bumaliktad ka lang, ganun lang kadali yung pagbaliktad. Tapos wala kang penalty sa ginawa mong pagbaliktad sa yung... Hindi ba pagsisinungaling yun? Perjury yung ginawa mo nung una? Alin man sa dalawa, perjury. Kung ang hindi totoo yung una o pangalawa, eh perjury pareho yun. Eh sinets po natin eh. Isang taon lang pala yung posibleng maging kaparusahan. Isang taon lang. Eh dapat po, no? Kasi bigat nung inaakusahan. Kunwari, reclusion perpetua yun. Imagine niyo kung kayo si Dilima, nakulong kayo ng 6 na taon dahil po sa peking testimonya. Di ba dapat managot din siya ng 6 na taon na pagkakakulong din? Okay, tignan po ninyo. Ito po, buti na lang. Ito po ngayon, bagong-bago to, Senate one stopper penalties for perjury. Ang nakita po nila dito, yun nga po, no, yung kay Ragus, tapos etong mga bumabaliktad, eh, nagtestimonya na raw yung mga yan eh. Yung sa Digamo eh. Di ba? Meron na silang sinumpaang salaysay sa Senado mismo. Tapos bigla nilang babalik pa rin. No, walang silbi po yung lahat po ng investigasyon sa Senado kung pwede pong balik pa rin ng lahat ng testigo. Ano pa yung, para saan pa kayong bakit pa nag-investigasyon kung anytime pwede? Halimbawa po, yung kay Ragus. Tapos, pagdating naman sa mga kasong ganyan, sino yung may karapatang magsampa na reklamo dun sa mga bumaliktad? Kasi kung si Dilima po, hindi niya sasampahan siyempre yun. Alam nga na masampahan mo na reklamo si Ragus, eh yan nga ang dahilan ng yung paglaya. Hindi ba? Kung hindi magsasampa si Dilima, magiging presidents nga po yan na lahat na lang ng testigo balang araw pwedeng bayaran maging pabor sa kanyang kunwari testigo ka laban sa akin, ako nagkagawa ng krimen, babayaran lang kita, magiging pabor ka na sa akin, walang mangyayari sa'yo katulad ng kay Ragus, wala nangyari. At katulad nitong mga bumaliktad, hindi natin alam kung ano mangyayari rito sa mga bumaliktad sa Digamo. Kung wala pong mangyayari sa kanila, at kung dahil sa kanilang pagbaliktad ay mapapawalan sala yung sinabi nilang mastermind nung una, eh may mali talaga dun sa ating batas na perjury. Yeah? Kung maaalaw lang po ng kahit sino, pwedeng bumaliktad anytime.